have a destiny. I know I shall fulfill. Somebody knows it. I have a destiny in that city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born for such a time. Shall fulfill. Yeah, I have a destiny in that city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born. Chapter 12, 1 and 2. Sa aklat ng Roma 12:1 hanggang 2. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin. Ako'y namamanhik sa inyo, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay. Banal at kalugod-lugod sa Kanya, at ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mapatid ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti na kalulugod sa Kanya at talagang ganap. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind.
then you will be able to test and approve what God's will is good, pleasing, and perfect will. Ang sabi ng Biblia, ialay natin ang ating katawan, ang ating mga sarili bilang handog na buhay sa Diyos. Amin po ba? The Bible says, Romans 12, 1 and 2, we have to offer our bodies as living sacrifices to God. Offer our bodies as living sacrifices to God. That is the title of this message. Offer our bodies as living sacrifices to God. But why are we going to offer our bodies as living sacrifices to God? And how are we going to offer our bodies as living sacrifices to God? Bakit ba natin kinakailangang ialay ang ating mga sariling banal sa Diyos? Isang handog sa Panginoon. Bakit ba? At paano ba natin ito gagawin? Yan. Ang sabing ganoon sa verse 1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag. Pakisabi po, masaganang habag. Masaganang habag. Yan. In view of God's mercy. Alang-alang sa masaganang habag. Ano bang ibig sabihin ng God's mercy o masaganang habag? Inihikaya tayo ni Apostle Paul, ng Diyos mismo, through Apostle Paul, na ialay natin ang ating mga sarili bilang masaganang, bilang handog sa Panginoon. Amin po ba? Yan eh. Pero, ano ba ibig sabihin ng masaganang habag? Alang-alang sa masaganang habag. Ayan. In view of God's mercy, no? Namamanhik si Apostle Paul, no? I beseech you, I urge you, therefore, brethren, in view of God's mercy, what is God's mercy? Ano ba yung masaganang habag ng Diyos? Pakisabi uli, masaganang habag. Di ba ngayon, dumarating na yung mahal na araw, tama? At dumarating na yung mahal na araw, ano ang ibig sabihin nito? Paalala sa atin ng mga kamatayan at paghihirap ni Kristo. Nakikinig pa ho ba tayo? Kamatayan at paghihirap ni Kristo, kasabay na rin yung kanyang pagkabuhay na maguli. Pero ganun pa man, kung ano yung ginagawa ng mundo o ng relihiyon, hindi natin ginagawa yon. Amin po ba? Sapagkat minsan lang namatay si Kristo at hindi na siya muli pang mamamatay. Kaya hindi natin kinakailangan ang paulit-ulit na handog at hindi natin kinakailangan gawin ang kagaya ng ginagawa ng relihiyon. Tama po ba? Ayan. So, God's mercy means Christ died for us. Ang ibig sabihin ng God's mercy o ng habag ng Panginoon, ang Panginoong Jesucristo ay namatay para sa atin. Christ died for us. He became a ransom for our sins, no? In order for us to be saved. Siya ang naging pangtubos, pakisabi pangtubos, upang tayo ay maligtas. No? He became sin, though he knew no sin. Siya ay naging kasalanan o naging makasalanan, bagamat wala siyang kasalanan. Nakikinig pa ho ba tayo? He became a curse, no? In order for us, no, to redeem from the curse of sins, no? Ayan, nakikinig po ba tayo? Hindi siya sumpa, pero naging sumpa siya para tayo tubusin sa sumpa ng kasalanan. Nakikinig po ba tayo? Ayan, by His own life, no? No? He redeemed us on the cross of the Calvary, no? When He died on the cross of the Calvary, by His own life. Mismo yung buhay niya. Ano ang pinuntubo sa atin? Buhay mismo. Ayan. Ang sabi ng Biblia, not by precious stones such as silver and gold that we were redeemed from our sins. Hindi sa amagitan ng ginto at pilak na mahalaga, kaya tayo natubos sa ating mga pagkakasala. Kung hindi sa amagitan ng dugo ng Panginoong Hesukristo. We were redeemed, no? Not by perishable things such as gold and silver.
but we were redeemed by imperishable and precious blood of Christ. Hindi tayo natubo sa amagitan ng ano pamang kumukupas na mga kagaya ng ginto at pilak, pero tayo ay tinubo sa amagitan ng hindi kumukupas na dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Palakpakan natin ang Lord. Yan. At ang sabi ng Biblia, where there's no remissions of sin, there's no, or where without the shedding of the blood, the Bible says, there's no remissions of sins, there's no forgiveness. Without the shedding of the blood of Christ on the cross of the Calvary, there's no forgiveness. Naunawaan po ba natin? Kung hindi bumuhos ang dugo ni Christ sa krus ng Kalbaryo, walang kapatawaran ng kasalanan. Naunawaan po natin? Yan. Isulat ang mga versikulo. Ikalawang Korinto 5:21. Write it down. Ikalawang Korinto 5:21. Galatia 3:13. Write it down. Galatians 3:13. 2 Corinthians 5:21. Romans 5:8. Romans 5:8. No. While we were still sinners, Christ died for us because He loves us so much. Bagamat makasalanan tayo, si Kristo ay namatay para sa atin sa krus ng Kalbaryo. Kasi sobrang mahal niya tayo. Amin po ba? Yan. Romans 5:8. 1 Peter 1:18 and 19. 1 Peter 1:18 and 19. Unang Pedro 1:18 hanggang 19. Hebreo 9:22. Bakit kinakailangan nyo malaman to? Bakit kinakailangan nyo itong ilista? Sapagat maraming tao naniniwala sila, kaya sila maliligtas kasi nagbibigay sila ng regalo sa mahihirap. Magandang magbigay ng regalo sa mahihirap, pero hindi itong ating kaligtasan. Magandang tumulong tayo sa nangangailangan, pero hindi itong ating kaligtasan. Amen. It's nice to help the poor. It's nice to help the needy. But this is not our salvation. Joining a religion cannot save us. Doing good works cannot save us. Following the beliefs and practices of religions cannot save us. Naunawaan po ba natin? Ano mang turo at aral ng relihiyon, hindi sa atin makapagliligtas. Maliwanag po ba? Sino ang makapagliligtas sa atin? Si Jesus. Paano tayo niligtas na Jesus? Namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Ibinigay niya mismo yung buhay niya. Yung kanyang dugo na tumigil sa krus ng Kalbaryo, it means buhay yun. Nakikinig pa ho pa tayo. No, kapag ang tao'y nasugatan, kinakailangan ampatin. No, yung pagdanak ng kanyang dugo, kasi pag naubusan siya ng dugo, patay siya. Ito ang pagkakas. Isang tao ay nagkaroon ng kabulangan sa dugo, kinakailangan lagyan siya ng dugo, kasi pag hindi siya nasalina ng dugo, hindi siya mabubuhay. So it means, no? When Christ shed His blood on the cross of the Calvary, it means He gave His life for us in order for us to be saved. Naunawaan po ba natin? Yan, palakpakan natin ng Lord. Ito yung sinasabi ng Bibliyang kahabagan niya. Dahil sa masaganang habag ng Diyos. At ano ang masaganang habag ng Diyos? Makasalanan tayong patungo ng impyerno, pero mahal tayo ng Diyos. Nagkatawang tao ang Diyos at namatay sa krus ng Kalbaryo. And this is God's mercy. God's mercy means we are all sinners. And our destiny is hell. But God loves us so much that He gave His one and only Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. God's mercy means we are destined to hell. But Christ died on the cross of the Calvary, no, in our behalf. Para sa atin, namatay si Christ, nagkatawang tao si Christ, at namatay sa krus sa Kalbaryo. Para kanino siya nagkatawang tao? Para sa atin. Pakisabi, para sa akin. Kahit nag-iisa ka nilang ng makasalanan, mamamatay pa rin si Kristo para sa'yo. Naunawaan po natin? Ulitin ko ulit, kahit nag-iisa ka nilang ng makasalanan sa mundong ibabaw na ito, mamamatay pa rin si Kristo para sa'yo.
though you are the only sinner in this world, Christ will still die for you. Because you are precious in His sight. Jesus loves you so much. Amen. Naunawaan po natin? Palakpakan natin si Lord. Yun ang ibig sabihin ng kahabagan ng Diyos. Ang ibig sabihin ng kahabagan ng Diyos na ang Diyos ay nagmamahal sa atin. Ang Diyos nagkatawang tao para iligtas tayo sa pagpunta sa impyerno. Mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Amen. Mabago tayo. Amen po ba? So kung hindi namatay si Christ sa krus sa Kalbaryo, wala tayong kaligtasan. Wala tayong bagong buhay. Wala tayong bagong pagkatao. Amen po ba? Ano ang kaibahan ng Kristiyano sa hindi Kristiyano? Ang Kristiyano, ang sarap-sarap magkasala. Tama po ba? Ang mga hindi Kristiyano, I mean, ang sarap-sarap magkasala. Tama po ba? Masyadong ordinaryo lang sa kanila ang magkasala. Tama po ba? Pero ang mga Kristiyano, takot magkasala. Tama po ba? Yes. No? At kapag nagkasala tayo, guilty tayo, tama? Hiyang-hiya tayo sa ating sarili, hiyang-hiya tayo sa ating Diyos. Ang ginagawa natin, lumalapit ka agad tayo sa kanya at humihingi ng tawad. At ang sinasabi natin, Panginoon, forgive me and give me another chance. Amen po ba? The unbelievers are happy, very happy to sin. But Christians are avoiding sins. If we do sin, no, we immediately come to Jesus and ask for repentance. Amen po ba? We want to be restored immediately in the presence of God. Yun ang pagkakaiba ng Kristiyano sa hindi Kristiyano. Ang mga Kristiyano ay inahilintulad sa tupa. Samantalang ang mga hindi Kristiyano inahilintulad sa baboy. Ang baboy, pag pinaliguan mo, babalik yan sa pusali. Pero ang mga tupa, pag nadumihan, yung nadumihan niyang balat, ikakaskas niya sa damo para yung dumi sa kanya ay maalis. Amen? Pag naunawaan po na natin, palakpakan natin si Lord. The Bible compared the unbelievers to a pig. And the Bible compares the believers to a sheep. No? Because the sheep is avoiding the dirt. No? While the pig is looking for the dirt. Hinahanap ng baboy. Amen ba? Yung pusali, yung dumi. Samantalang yung mga tupa, iniiwasan ang dumi. Amen. Yan. Palakpakan natin si Lord. Kaya yun ang pagkakaiba ng Kristiyano sa hindi Kristiyano. Kaya nga ang sabi ng Biblia, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos. So naunawaan natin yung masaganang habag. Ang ibig sabihin ng masaganang habag, patungo tayo ng impyerno, mga makasalanan, walang bagong buhay, marumi, no? Pero pinatawad tayo ng Diyos, binigyan tayo ng bagong buhay, binigyan ng buhay na walang hanggan. Paano niya ito ginawa? Nagkatawang tao siya, namatay siya sa krus ng Kalbaryo. This is God's mercy. While we were yet sinners, Christ died for us because He loves us so much. Amen? And this is God's mercy. Amen? Kaya ang sinasabi ni Apostol Pablo, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos. In view of God's mercy, may ginawa ang Diyos sa inyo. At alang-alang sa magandang ginawa ng Diyos sa inyo sa atin, at ano ang kanyang panawagan? Ialay ninyo ang inyong sarili. Pakisabi, sarili. Sarili. Bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. In view of God's mercy, I beseech you, brethren. I urge you, therefore, brethren, offer your bodies. Ano yung pinapahandog ng Diyos? Itong ating katawan. Ito. Ialay itong katawan na ito sa Diyos. A living, buhay, holy sacrifice.
nakikinig pa ba tayo? Bakit sacrifice? Kasi noong Old Testament, nagsasacrifice sila ng mga hayop. Nag-o-offer sila ng hayop sa Diyos. No? Nag-o-offer sila ng kung ano-anong offering sa Diyos, grain offerings, especially animal sacrifices. Nakikinig pa ba tayo? Yan. But this time, God wants us to offer not the animal, not the grain offerings. God wants us to offer our bodies to Jesus. Nakikinig pa ba tayo? Itong katawang ito ang iaalay natin sa Diyos. Pakisabi, itong katawang ito. Hindi ko alam kung gaano kalaki ang katawang iyan. O kung gaano kalito, gaano kataas ang katawang iyan. Hindi ko alam kung gano'ng katangkad ang katawang iyan. Hindi ko alam kung ano ang timbang o height ng katawang iyan. Pero ang sinasabi ng Diyos, no matter what your size is, no? No matter how heavy you are or you have to offer your bodies to Jesus. Amen? Amen. Hindi na mahalaga kung tayo ay puti o itim. No matter, no? It doesn't matter what color are we, what race we belong. The Bible declares, offer our bodies. Amen? Ano yung pinapahandog ng Diyos, pinapaalay ng Diyos? Itong katawang ito. Ito, itong katawang ito. Turo niyo yung katawan ninyo, ito. Itong katawang ito ang pinapaalay ng Diyos. This body, your body, offer it to God. Holy, living sacrifice. And how are we going to offer our body as living sacrifice? The Bible says, holy, holy. Pakisabi, holy. Holy. Hebrews 12:14, it says, without holiness, no man can see the Lord. Hebreo 12:14, kung walang kabanalan, hindi natin makikita ang Diyos. 1 Peter 1:15-16, we must be holy in all our doings. Whatever we do, do it in holiness. Amen? Hebreo 12:14, Unang Pedro 1:15-16. Nasusundan po ninyo ako? Naglilista po kayo? Mabait. Babasahin niyo yan pag-uwi niyo ng bahay. Mababait. Yeah. Alam niyo ang magaling na estudyante, pag-uwi ng bahay, yung kanyang note, hindi niya inihahagis na lang sa gilid yan. Inaayos niya yung kanyang note at pag-libre siya, binabasa niya yung kanyang note. Tama po ba? Yun yun. Good students are not just jotting down, no, but also reading what he jot down. Amen? May tao pa ho ba rito? Palakpakan natin si Lord. Kaya ang sabi ng Panginoon, itong katawang ito. Kaya makikita niyo yung marami ganito eh. Oh. Okay lang na nasa bisyo't kasalanan ako. Ako naman na nagpatayo ng simbahan yan eh. Ang akala niya, yung pinatayo niyang simbahan, libre na siya habang gumagawa siya ng kasalanan. Maraming tao, binabayaran nila ng malaking halaga ang kanilang kasalanan. Amen. Mali. Many people are donating big amount of money in the church, no? Believing, no? Na okay lang na magkasala. It's okay, no? No, to live in sins. Maraming ganyan, di po ba? Oh, ayan ha, nagpadala ako ng malaking halaga. Ako bumili niyan, ako nag-donate niyan. Pero nagpapatuloy sila sa pagkakasala. Ang sinasabi ng Biblia, itong katawang ito, ialay mong banal sa Diyos. Pag sinabing katawan, mula ulo hanggang mula balat hanggang kaloob-looban. Kaya ang Kristyanismo ay nagtuturo ng kabanalan. True Christianity
teaches holiness. Kung walang kabanalan, hindi makikita ang Diyos. The Lord is asking us, urging us, beseeching us to live a life of holiness. Amen po ba? Holy Spirit. It means holy. Nakikinig pa po ba tayo? Palakpakan natin si Lord. Sino yung nakakaunawa kung malakpak ng malakas? It means we have to offer our bodies. Whose body? Our bodies. My body, your body. To offer our bodies as living sacrifice. Ano ibig sabihin ng buhay na handog? Ang ibig sabihin ng buhay na handog, hindi yung walang silbi, hindi yung patay. Hindi yung walang kabuluhan. Amen. Kasi maraming pagsamba, patay. Maraming ginagawa para sa Diyos, hindi ka tanggap-tanggap sa Diyos. Hello? Nais ng Diyos na ang lahat ng ating gagawin ay maging katanggap-tanggap sa Diyos. Kaya, time will come, the Bible declares, in Matthew 7:21 and the following verses, many on that day will say to Jesus, how come that I am in hell right now? Suffering in agony in hell. And the Lord will say, because you did not do the will of God. Nakikinig pa ho ba tayo? Hindi mo ginawa ang kalooban ng Diyos. Hindi roho lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon maliligtas. But only those who are doing the will of God. Many will say, Lord, Lord, Lord. But the Bible says, you have to do the will of God. Amen? Amen. Ang gawin ng kalooban ng Diyos, dapat tayong magpakabanal. Lumayo sa mga bisyo at kasalanan. O tukso, layuan mo ako. Amen. Palakpakan natin si Lord. Maraming pag-aalay, maraming paghahandog, maraming pagsamba. These are not acceptable to God. Many sacrifices, many offerings, many worships that are offering to God but are not acceptable to Jesus. Hindi nais ng Diyos sa ating mga gagawin ay mawalang kabuluhan. Nais ng Diyos sa lahat ng ating gagawin magkaroon ng kabuluhan. Amen? May tao pa ho ba rito? Bakit sacrifices? Bakit sakripisyo? Because we know it's not easy to run away from sins. Tama? Yes. It's not easy to serve the Lord. Tama? It's not easy, no, to do the will of God. The Bible says, the Bible calls it sacrifice. But these sacrifices are acceptable to Jesus. Itong mga sakripisyong ito ay katanggap-tanggap sa Diyos. Nakakita na ba kayo ng nagpapakalbo dahil sa relihiyon? Opo. Magsusuot sila ng kulay o orange, tas kalbo sila. Nakakita na ba kayo ng mula doon sa labas ng simbahan patungo ng altar kung lumalakad ng paluhod? Opo. Nakakita na ba kayo ng nagbubuhat ng krus? Opo, nagpapapako sa krus. Nagpipinitensya. No? So, ang inaakala nila, sa pamamagitan nito, maliligtas sila. Nagpapabasa ng pasyon. Tama? At nagpapasyon. Ako, naranasan ko lahat yan, nagpasyon ako noon. Lalo na pag yung nagpapapasyon, may haman. Ako, sarap magpasyon. Lumpiang sariwa ang handa. Sumasama rin ako noon sa pagbibitbit ng mga ribulto. Yung, anong tawag doon? Yung ribulto, prosesyon. Lalo na kung merong beautiful chicks, beautiful lady. It's nice to join a procession if there is a beautiful lady beside you.
Yes. Diba? At ang sarap sumama sa mga prosesyon, no? Lalo na pag yung babagsakan ng ano, yung babagsakan ng rebulto, mayaman. Ako, sarap ng pakahain. Grabe. When I was still an unbeliever, no, I joined the procession. No, I carry the idols on my shoulder. No, I sing Ave, Ave Maria. Ganon. I also sing in the passion ng si Judas, ay na Judas. Ay, makabago na ngayon eh. Pero nung una, nang si Judas ay natulas. Pero ngayon, iba na mga rapper, nang si Judas ay natulas. Yeah. Ganon na ngayon. Iba na. At least, ang dami nila, but the essence is still there. No, no matter how... Sabi nila, nakikinig pa ba tayo? Kaya, ganon na ngayon. Nagkakaroon ng ano yun eh, modernization eh. Nakikinig po ba tayo? Many during Lenten season or Holy Week, no? Many are singing in the passion, no? Ano ba sa English yung passion? Yun na nga. Passion. Nakikinig po ba tayo? Pero tayo iba. Ang hinihiling sa atin ng Diyos, lumayo tayo sa bitch at kasalanan. Yun ang hinihingi ng Diyos. Sa Bisaya, iwas nila. Hindi ako nangangauwi ng summer. Uwi na uwi mga kapag-anak ko ng summer. Hindi ako sinasama. Baka meron mo uwi ng summer. Hindi ko kamag-anak. Isama ninyo ako. Sinanay ko taga-summer eh. Eh, nakaraan eh. Sabi ng gano'n, umuwi sila ng summer noong nakaraan. Ang bira, hindi na naman kayo nagsabi. Eh ba paano? Ayaw nila akong isama kasi pagpupunta sila ng summer, inom lang sila ng inom eh. Kaya ayaw nila akong kasama eh. Kaya kung meron uwi ng summer, kahit hindi ko kayo mag-anak, kasama ninyo ako. Palakpakan natin si Lord. Yan. Ano ibig sabihin ng living sacrifice? Living sacrifice, what does it mean? It means we have to serve the Lord. Pakisabi, serve. Yan. Serving the Lord is not easy, right? Because it involves commitment, right? Yes. You have to commit your life. You have to pick to commit your talent. You have to commit your time. Ganun yun eh. Pag ikaw ay maglilingkod sa Diyos, commitment yan eh. Magbibigay ka ng oras. Ibibigay mo yung talento mo. Ganun yun eh. Tama po ba? It means sacrifice. Pero lahat ng ating sakripisyo para sa Diyos, hindi mawawala ng kabuluhan. Our prayer and fastings will never be in vain. Our giving to Jesus will never be in vain. As we give our tithes, offering, first fruit, pledges, etc., it will never be in vain. As we offer our talents for Jesus, it will never be in vain. As we share the gospel of Christ to the lost souls, it will never be in vain. God has a reward for us. Not only in this present world, but especially in heaven. Amen? Merong regalo sa atin ng Diyos, hindi lang sa mundong ibabaw na ito, higit sa lahat, sa langit. Amen. Palakpakan natin sa Lord. Hallelujah! Sigaw nga tayo ng malakas. Hallelujah! Hallelujah! Ayun. Praise God. Kaya ano ang sabi ng Romans chapter 6, verse 10 to 14? Romans 6, 10 to 14. Sabing ganoon, do not use every part of your body, no, as instruments of sin or of the devil. Huwag mong gamitin ang anumang bahagi ng iyong katawan na maging instrumento ng kasalanan o ni Satanas. Amin po ba?
Pag ikaw ay nagnanakaw, nagiging instrumento ni Satanas ang kamay mo. Pag nagmumura ka, nagiging instrumento ni Satan ang bibig mo. Pag ikaw ay nanunood ng hindi tama, nagiging instrumento ni Satan yung mata mo. Pag nakikinig ka ng hindi tama, nagiging instrumento ni Satan ang tenga mo. Amen. If you are watching, listening, no? Something bad, if you are doing something bad, then you are offering your body, parts of your body as instruments of the devil. Nakikinig pa ba tayo? Kaya sasabihin ni Satanas, sige, basahin mo yan, panoorin mo yan, pakinggan mo yan, sabihin mo yan. Tapos natawa sa Satanas, uto-uto. Nakinig ka, naniwala ka naman sa akin. Sige, suntukin mo, sabihin mo, sa gawin mo yung mga bagay na ganito. Sabi ni Satanas, uto-uto. Nakinig ka. No, hindi mo alam, patungo ako ng impyerno at gusto rin kitang dalhin sa impyerno. Naniwala ka naman. Kaya si Eva at Adan, naniwala. Sabi ba ng Diyos mo, lahat ng bunga ng punong kahoy dito makakain? Oo. Eh itong bunga ng punong kahoy na nag-aalam ng mabuti at masama, hindi ba ito, bawal ba itong kainin? Sabi ng Diyos mo? Oo. Pero ang sinasabi ko sa iyo, masarap yan. Kanin mo. Sabi ni Eva at Adan, bawal, bawal! Kanin mo, masarap yan. Hindi, bawal, bawal! Kanin mo, masarap yan. Bawal, bawal! Kanin mo, masarap yan. Sige na nga. Minsan, ganun si Satanas, makulit siya. Pinipilit niya tayong gawin ng isang bagay na alam ni Satanas na maghahatid sa atin sa impyerno. Amin po ba? Yes. Paulit-ulit na binubulungan tayo ni Satanas. Paulit-ulit na may ginagamit na tao si Satanas para pumunta tayo sa kasalanan. Continually, the devil is enticing us to do sin. Kikinig pa po ba tayo? In the book of 2 Corinthians 5:14, the Bible says, Christ died for us. Since Christ died for us, we must live for Christ. Amen. Si Kristo ay namatay para sa atin, so dapat tayo ay mabuhay na para kay Kristo. Since Christ died for us, we have to live for Christ. 2 Corinthians 5:14. Christ is the owner of our body. The rightful, the true owner of our body. At nung tayo'y nagkasala, bagaman si Kristo ang tunay na may-ari ng ating katawan, nang tayo'y nagkasala, hindi tayo pinabayaan ni Kristo. Amen. Tinubos niya tayo sa krus ng Kalbaryo. Though Christ was the true and the rightful of owner of our bodies, when we sin, Christ redeemed us from sins, and Christ died for us on the cross of the Calvary. Kaya doble ang pag-aari ng Diyos sa atin. Tama? Nilikha na tayo ng Diyos, tinubos pa tayo ng Diyos. We were created by God, and we were redeemed by God. And we were redeemed by His life. Buhay niya, pinambayad niya. Parang isang nanay, ay nung mga anak na yung nanay, ay nahihirapan siyang mga anak, mamimili, no? Kung sino ang mabubuhay yung nanay o yung anak, meron bang ganun do? O yun, meron daw. At anong sabi nung nanay, sige, ako na ang mamatay, yung anak ko ang mabuhay. Isipin mo. There is a case, no? A laboring mother, no? About to give birth to her baby, and the doctor is saying, you have to choose, it's either you or the baby should live. And the mother will say, let me die and let the baby live. See, ganun si Lord eh. Let me die in order for them to live. Hayaan niyong mamatay na ako sa krus ng Kalbaryo para mga buhay kayo. Ganun eh. Isipin mo yun. Sino rin kumakain na hindi kayo nagkatrabaho, may bumubuhay sa inyo.
Di ba? Marami rito, hindi pa kayo nagkatrabaho, ibinubuhay kayo, di ba? Pinapag-aaral kayo, pinapakain kayo, pinapatulog kayo, pinapabaong kayo, at meron pa kayong panday sa siyotanyo. May pangregalo kayo, may text kayo, may pang-PM kayo, may pang-chat kayo. You know? Hindi niyo pinaghirapan yan. You are eating, studying, you know? You are dating with your GM and VM, and yet, your parents are providing for you. You see? Merong nagpapakahirap para tayo'y magpakasarap. Ganun ang Diyos. Nagpakahirap, nagkatawang tao sa krus ng Kalbaryo para tayo mabuhay. Amen. At magkaroon ng buhay. Alakpakan natin ng malakas si Lord. Kaya sabi ng 2 Corinthians 5:14, live for Christ. Mabuhay na para sa Diyos. Amen? Kaya ang tanong ng marami, bakit ako mabubuhay para sa Diyos? Bakit ko ibibigay ang para sa Diyos? Bakit ko gagawin ang para sa Diyos? Bakit ako maglilingkod at bakit ako magpapakabanal? Bakit ako lalayo sa mga bisyo at kasalanan? May tao pa ho ba rito? Hangarin natin ang paspas ng Diyos, hindi dahil may hinihiling lang tayo sa Kanya. May tao pa ho ba rito? Kundi hangarin natin ang paspas ng Diyos sapagkat gusto nating makasunod sa Kanya. Amen. Seek God's blessing. Not because we want to ask a favor, we want favor from Him, but we are seeking the blessings of God because we want to follow Him, to obey Him, because we love Him. Yun yun eh, palakpakan natin sa Lord. Eh marami, they are just after the blessings. Many are just after the miracles, after the healings, and after the favor of God. But they are not following the footsteps of Christ. They are not imitating the good example of Christ. Hindi ganun ang Kristyanismo. No. In fact, ang mga Kristiyano ay tinatawag na disciple. At pag sinabing disciple, a follower of Christ. Ganoon. May tao pa ho ba rito? Christians were first called disciples. Acts 11:26, Gawa 11:76. Alam niyo kung anong tawag sa mga Kristiyano noon? Miyembro ng daan, hindi ng dating daan. At pagkatapos, tinatawag ding mga disipulo, at pagkatapos, bandang muli, tinawag ng mga Kristiyano. Christians were first called the member of the way, then disciples, then Christians. Disciples were first called Christians in Antioch. Gawa 11:26. Acts 11:26. Nakikinig pa ba tayo? Anong ibig sabihin ng Kristiyano? Followers of Jesus Christ. We are followers of Jesus Christ. Nakikinig pa ba tayo? Tagasunod tayo ni Kristo. We are following the footsteps of Christ. At kung paanong si Kristo, inalay niya ang buhay niya sa krus ng Kalbaryo para makasunod sa Ama, ganon din dapat tayo, ialay natin ang ating buhay sa Diyos para makasunod tayo sa Kanya. As Jesus offered His body to God the Father in order for Jesus to obey God the Father in heaven, we have also to offer our bodies to Jesus. Amen? Palakpakan natin si Lord. Kaya alam niyo, maraming tao, hirap na hirap silang dumalo, hirap na hirap silang maglingkod, hirap na hirap silang magbigay. Sapagat hindi nila alam na ang lahat ng bagay ay nagmula sa Diyos. If you know that all things comes from God, you will not be afraid to offer everything to God. Kung alam mo na ang lahat ng bagay ay galing sa Diyos, hindi ka matatakot na ibigay ang para sa Diyos at gawin ang para sa Diyos. Kaya alam ninyo, matagal ko nang alam ang istorya ni Hudson Taylor. Pero muli kong nabasa yung istorya ni Hudson Taylor, isipin mo,
a UK citizen, Hudson Taylor. But he went to China as missionary, even without support, financial support. And you know, his wife and his two kids died in China while doing a missionary work. Isipin mo, what a great sacrifice. Nakikinig pa ho ba tayo? Makakita pa kaya tayo ng Hudson Taylor sa mga panahong ito? Si Hudson Taylor was studying medicine that time in UK, and his girlfriend is saying, stay in UK, don't go to China, practice medicine here. But he said to his girlfriend, I have to go to China. Alam niyo pagdating niya ng China, anong kulay ng buhok ng mga Chinese? Anong kulay ng buhok ng mga Chinese? Parehas natin Asian yan eh. Ano ang kulay ng buhok ng mga taga London? Ha? Blond. And Hudson Taylor, in order to evangelize Chinese, no? He colored her hair like the Chinese hair. Yes. He wore the dress of Chinese. Yes. Sacrifice in order for China to be saved. You see? He left London, he left England, UK, to become a missionary to China. You see? Nakikinig pa ho ba tayo? Because he knows all comes from God. Kapag alam mong lahat ng bagay galing sa Diyos at nagmula sa Diyos, hindi ka natatakot eh. Magbigay ka ng oras sa Diyos, okay lang. Kasi yung oras ko naman galing sa Diyos eh. Magbigay ka ng pera sa Diyos, okay lang. Dahil yung pera ko naman galing sa Diyos eh. Ibigay mo yung talento mo sa Diyos, okay lang. Kasi yung talento ko naman galing sa Diyos eh. Ibigay mo yung buhay mo sa Diyos, maglingkod ka sa Kanya, okay lang. Kasi yung buhay ko naman galing sa Diyos. Amen? Kung hinihiram niya at hinihingi niya at binabawi niya, okay lang kasi galing naman sa Kanya. Hello? Hello? We are happy to dedicate our lives to Jesus. We are happy to do the will of God, to sacrifice everything for the sake of the will of God. Because everything comes from Him. Hindi ka ba atin ngayon? Haba, layo eh. Diba? Ay, marami akong gagawin ngayon. Hindi ka ba magbibigay ngayon sa gawain ng Panginoon? Ang dami kong gastusin ngayon. Hindi ka ba maglilingkod? Saka na. Mag-aasawa pa ako eh. Hello. Hindi ka ba iiwanan yung bisyo mo at kasalanan? Saka na. Marasa. Sarap eh. Lamigit ka ayo. Naimas. May tao pa ho ba rito? Hello? Iniisip ni Brother Jake kung ano yung naimas eh. Hello? May tao pa ho ba rito? May tao pa ba? Talakpakan natin si Lord. Kaya ang sabi ng Biblia, offer your bodies as living sacrifices to God. Because of God's mercy. What is God's mercy? Christ died for us. He gave His life for us in order for us to redeem, to be redeemed, to be saved, to be forgiven. Yeah. And the Lord is asking us to offer our bodies wholly pleasing to God, acceptable to God. May tao pa ho ba rito? And the Lord is pleased, is happy if we are offering our lives to Him. Amin po ba? May tao pa ho ba rito? Alam mo, nung panahon ni Noah, busy-busy sila sa pagkaasawa, busy-busy sila sa pagkakasiyahan, hindi nila namalayan, dadating na yung bagyo, hindi sila nakasama.
So nais ng Lord na sa kanyang muling pagbabalik. Amen. Makita tayo na hindi busy sa maraming bagay, kundi busy sa paglilingkod sa Diyos. During the time of Noah, they were left behind. They died because they are not prepared for the flood. They were not prepared. Noah kept on warning them, blood will come. You have to repent now. But instead of listening to Noah, marrying and giving themselves to marriage, living a life of pleasure, and they were caught unaware. Nakikinig pa ho ba tayo? At naniniwala po ako, maraming may iiwan sa ikalawang pagbabalik ni Kristo. Kahit Kristiyano. Kasi minsan kahit Kristiyano na hindi dumadalo paglinggo. Kahit Kristiyano na hindi nagbibigay ng mga ikapo at handog. Kahit Kristiyano na at alam niya ang kalooban ng Diyos, hindi ginagawa. And I believe many will be left behind when the rapture comes, when Jesus comes again. Because even Christians are not attending, are not giving their tithes and offerings to the Lord, are not using their talents to Jesus. Amen po ba? Kung tawagin nga tayo, pwede tayong tawagin ng mga walang utang na loob. Nakikinig pa po ba tayo? Nasa kanya na nga ang nagmula ang lahat ng bagay ay hindi pa natin magamit para sa kanya. Amen? May tao pa po ba rito? Palakpakan natin si Lord. At anong sabing ganoon ng Bible, no? Anong sabing ganoon sa aklat ng Romans 12:2, huwag na kayong umayon sa takbo ng mundo. Magbago na kayo ng isip upang sa ganoon malaman ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos na kalugod-lugod sa kanyang harapan. Huwag na kayong umayon sa takbo ng mundo. It means, allow not yourself to be polluted by the world. There is noise pollution. So much pollution in the air. But aside from all these things, there are sins pollution. And the Bible says us, commanding us, James 1:27, avoid yourselves to be polluted by this world. James 1:27. 1 John 2:15 and 17. 1 John 2:15 and 17. Love not the world. Because if you love the world, you will pass away. The world will pass away and those who love the world. James 4:4 it says, those who are loving the world are enemy of God. Santiago 4:4, ang nagmamahal sa mundo, kaaway ng Diyos. Unang Juan 2:17, huwag mong hayaang mahawaan ka ng kasalanan ng mundo. James 1:27. At ang usabi ng Unang Juan 2:15 hanggang 17, kapag minamahal mo ang mundo, maglalaho ka. Pati ang mundo ay maglalaho. Amen. Nakikinig pa ho ba tayo? If we love the world, then we will go to hell. At yun ang ayaw ng Diyos. Amen? Nagkikinig pa ho ba tayo? Palakpakan natin si Lord. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, then you will be able to approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. You know, brethren, we cannot do the will of God unless we transform our mind, we change our mind. To get away from the pattern of this world. Nakikinig po ba tayo? Ulitin ko po, hindi mo magagawa ang kalooban ng Diyos hanggat minamahal mo ang mundo. Ulitin ko, mahirap na magawa ang kalooban ng Diyos pag ang asawa mo o magiging asawa mo unbeliever. Mahirap. Ihilain ka ng asawa mo o ng magiging asawa mo unbeliever.
Kaya kinakailang pagkristyano ka, mag-asawa ka ng believer. Tatlo ikaw ay naglilingkod kay Kristo. Pastor ka at pastora ka, pero ang mapapangasawa mo ay hindi dumadalo at dumadalo lang para mabitag ka. Nakikinig pa ho ba tayo? Delikado. Sabi nga, nasa na si Higil ito? Wala na. Nabitag na. May manliligaw yan eh. At atin ang atin yung manliligaw niya. Kahit na hindi umaatin si sister, umaatin yung manliligaw niya. Nung napasagot si sister, tinangay si sister. Patay si sister. Hello? 2 Corinthians 6:14, it says, do not be equally yoked with the unbelievers. The unbelievers will lead you to hell, will lead you to run away from the will of God. Alam mo, pag mga kaibigan mo, mga unbeliever, tell me, nakikinig pa ho ba tayo? Sino yung mga nakikinig, taas ang kamay? Tell me who your friends are and I will tell you your future. Tell me who your friends are and I will tell you your future. Yes. Sabihin mo sa akin kung sinang mga kaibigan mo, nasabihin ko kung ano ang magiging ka. Magiging ano ka sa darating na panahon at saan ka pupunta. Nakikinig pa ho ba tayo? Kasama ko palagi, mga tomboy, babae ka. Sa araw, tomboy ka na rin. I'm not kidding. Lalaki ka, kasama mo, puro bakla. Sa araw, bakla ka na rin. Nakikinig pa ho ba tayo? Kasama mo, puro mga manginginom, mga babaero, lalakero, mga kasama mo, mga nagmumura, mga adiki ganito, adiki ganyan, magiging kagaya ka rin nila. Tell me who your friends are, and I will tell you your future. 2 Corinthians 6:14, do not be equally yoked with the unbelievers. Kaya mag-ingat ko tayo. Ito, gusto ko itong mapangasawa, ang yaman. And tanong eh, Kristiyano ba, nasa gitna ba ng kalooban ng Lord? Ito, gusto ko mapangasawa ito, ang daming sasakyan. Dumadalo ba? Hello? Ito, gusto ko itong mapangasawa. Beautiful. Ito, gusto ko mga mapangasawa. ABS, may abs. Ang tanong eh, Kristiyano ba? Naglilingkod ba sa Diyos? Ito, magandang hanap buhay ito. Illegal ba? Hello? May tao pa hibar-bahobar rito. Hello? Kaya sa simula pa lang, pag nakikita mo yung mapapangasawa mo, may sabit na yan, at ang dami na nagpapayot na warning sa iyo, makinig ka na. Sa bandang uli, iiyak ka. At nakakanta ka ng, saan? Saan ako nagkamali? And shall we bow down our heads and close our eyes? Sa oras na ito, magpapinigloob tayong lahat sa Diyos. Sa oras na ito, mag-o-offer tayong muli ng buhay sa Diyos. Mag-aalay muli tayo ng buhay sa Diyos. Magre-recommit muli tayo ng buhay sa Diyos. Again, or this time, we will offer our lives to Jesus. We will rededicate our lives to Jesus. We will recommit our lives to Jesus. Mga kapatid, mga magulang, huwag na nating tingnan kung saan tayo nagkulang. Huwag na nating tingnan kung saan tayo nagkamali. Kung saan tayo nanghina, lumagpak at nagkasala at nagfall. Kahit kanina lang yan, kahit kahapon lang yan, limutin na natin yan. Sa oras na ito, magbabalik loob tayo sa Diyos. We will all return to Jesus. We will dedicate our lives to Jesus. And rededicate our lives to Jesus.
we will commit our lives to Jesus and recommit our lives to Jesus. And we will do the will of God. And we will do more the will of God. Para gawin ang kalooban ng Diyos. Maraming humahadlang sa atin para gawin ang kalooban ng Diyos. I know plenty of barriers, plenty of obstacles, obstruction and hindrances in order for us to come to Jesus. To do the will of God. Pero sa oras na ito, ililiglig natin ang lahat ng hadlang. We will shake them out all in Jesus' name. All these hindrances, all these obstructions, obstacles, and barriers of the devils. We will offer our lives to Jesus, holy and pleasing and acceptable to Him. Sa oras na ito, liliklikin natin ang ating mga sarili. Maramihan lang para sa ating pagdalo. Liliklikin na natin yan. Marami hadlang para sa ating pagkakaloob, liligligin na natin yan. Marami hadlang para gawin natin ang kalooban ng Diyos, liligligin na natin yan. Ang ibig sabihin, alisin na natin sa ating mga buhay yan. Maraming hadlang para tayo makasama sa camp, liligligin natin lahat yan. We will choose today to do the will of God. Pipiliin natin ngayon na gawin kung ano ang kalooban ng Diyos. Sige na ganyan, take my life. Oh.
ang gustong muling mag-alay ng buhay sa Diyos. Taas ang dalawang kamay, patungo ng langit. Those who are ready to offer our lives to Jesus, lift up your both hands to Jesus. Hallelujah! Ilapit mo ako sa iyo, yes Lord. Sa puso mo ang nais ko'y maranasan. Kalapitan mo magkakaan ng lubos. Pagmamahal sa iyo, ilapit ako, sing it. Ilapit mo ako. Ilapit mo ako sa'yo. Sa puso mo ang nais ko'y maranasan. Kalapitan mo ang buhay mo sa Panginoon.
Do not be hindered. Continually offer your life to Jesus. Lamig ka na. Alam mo patros at pasukuhan na. Alam mo ayaw mo nang gawin ang kalooban ng Panginoon. Alam mo nahahati na ang buhay mo at ang puso mo. But this time you will recommit your life to Jesus.
you know, your heart now is undivided. You know, you are lukewarm in the sight of God. You don't love Jesus anymore. You're not happy to serve God. You want to run away from the will of God. But now, you will recommit your life to Jesus. Pakibaba po ang mga kamay saglit. Pakibaba po ang kamay saglit. Bring down your hands. And be honest to yourself. Nobody looking around, please. Maging matapat ka sa sarili mo. Wala kang titingnan kahit sino pa man. Gusto mong i-commit muli ang buhay mo ngayon sa Diyos. Taas mo ang dalawang kamay patungo ng langit. If you want to dedicate and rededicate your life to Jesus now, lift up your hands. At yung mga nang nagtaas ang dalawang kamay patungo ng langit, come forward. Come on. Nakbang patungo sa harap. Be honest to ourselves. Be honest to ourselves. It's time to be revived. It's time to be strengthened. It's time to bring back and to return to the will of God. Sige, rakpang po, patungo ng harap. And praise to you.
Isip at nagpapalayo sa iyo. Ipagkakatiwala po namin ang lahat sa iyo. Lalaban kami, Panginoon. At patuloy po kami lalaban. Yes, Lord. At patuloy namin gagawin ang iyong kalooban. Bago ang camp meeting, ang revival ay magsisimula sa mga tagapangulo at mga leader. Ang revival ay magsisimula sa mga magtatamburin, mga awit, tutugtog at magtuturo. Because on that very special day, I said, very special day. Listen to the prophecy. God will touch the heart of every camper. Great revival is about to take place. A revival that we have never encountered before in our entire life. And truly signs, wonders, and miracles will take place. Because the Lord will melt every heart of every camper. Taas mo ang kamay ng lahat ng mga leader.
revive us, Lord. Revive the leader of the children. Revive the leader of the youth. The young people. The praise and worship ministers. The preachers. Those who will serve you, God. Revive us. And may we continually bring revival to KOJM, to the body of Christ, to our loved ones and relatives, to the unbelievers, to the Philippine Islands, and to the nations of the world. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Makakabalik po tayo sa ating mga upuan. Sige po. Purihin po ang Panginoon. Tunay nga na siya ay napakabuti. At tayo po ay dadako na sa ating pangatlong bahagi ng gawain na kung saan alam na natin to, ang ating paborito. Amen? Kung saan nihahayag ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay at tayo ay nagbabalik ng pasasalamat at paghahandog sa Panginoon. Amen po? Mga kapatid, alam na natin ang tithes and offering. Kung naalala nyo noong nakaraang Sunday, ay sinabi na lahat ni Pastora Elma kung bakit po tayo nagta-tithes and offering. Pero gusto ko po sanang lagyan lang yung pinakahuli doon, yung number one. Bakit daw po tayo nagbibigay ng ating tithes and offering? Kasi mahal po natin ang Diyos. Amen po? At syempre, kapag mahal natin ang Diyos, mahal din po natin ang ating kapwa gaya ng ating sarili. Amen po? Basahin po natin mga kapatid ang Jeremiah chapter 9 verse 23. Isunod na rin po natin yung verse 24. Sinasabi ni Yahweh, huwag ipaghambog ng pantas ang kanyang karunungan. O nang malakas ang lakas na taglay niya, ni ang mariwasa ang kanyang buhay, ni nang mariwasa ang kanyang kayamanan. Sorry. Amen. Verse 24, kung may ibig magmalaki, ang ipagmalaki niya'y ang pagkakilala at pagkaunawa sa akin. Sapagkat ako si Yahweh ang gumagawa ng kabutihan, katarungan at katuwiran sa sanlibutan. Ito ang mga bagay na ibig ko. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Amen po. Para po sa ating Brother Jay, ang sabi ng Jeremiah 9:23, this is what the Lord says, let not the wise man boast of his wisdom, or the strong man boast of his strength, or the rich man boast of his riches. Verse 24, but let him who boasts of this, that he understands and knows me. Amen? That I am the Lord who exercises kindness, justice, and righteousness on earth. For in this I delight, declares the Lord. Amen. Brother J. Jeremiah 9:23 and 24. Amen. Ipagmalaki daw po natin, hindi po daw yung ating kayamanan. Ipagmalaki daw po natin, hindi daw po yung ating lakas. Amen? Bagkos, wala po daw tayong ipagmamalaki kung hindi ang ating pagkakilala sa Diyos. Amen? Sapagkat ang Diyos ang gumagawa ng kabutihan, katarungan, katuwiran sa sanlibutan. Amen po? So, bilang pagmamalaki sa ating Panginoon Diyos na buhay, paano natin siya ipagmamalaki? Di po ba kinakailangan natin siyang suportahan sa lahat ng gusto niyang gawin? Amen po ba? Bilang pagmamalaki sa gusto nating ipagmalaki, dapat tayo ay marunong sumunod sa Kanya. Amen. At bilang pagsunod sa Diyos, bilang pagmamalaki para sa Kanya, tayo po ay nagbibigay ng ating tithes and offering. At hindi lamang po yun. Nagbibigay tayo ng first fruits, pledges, at hindi pa rin yun.
sacrificial giving pa nagbibigay. Marami po tayong ibinibigay. Kasi ano po ang sabi ng Bible? Kung nasaan daw po yung ating puso, nandun yung ating kayamanan. So, kung ang ating pagmamahal, ang ating pag-ibig ay nasa Diyos, dapat po ibigay po natin sa Lord ang ating kayamanan. Amen? At ipagmalaki po natin siya saan man sa mundo. Amen? Papaano po, papaano natin mailalantad o maihahayag ang kabutihan ng Diyos saan man? Supportahan po natin mga kapatid, ang radyo, ang TV natin. Ang ito ang sabi ng Panginoon. Amen? Patuloy natin suportahan ang gawain ng Panginoon. Amen po ba? Huwag tayo manghinawa sa paggawa ng ating ng mga mabubuting bagay. Lalo nga po ang ating pagbibigay ng tithes and offering. Kasi mga kapatid, maliwanag na sabi ng Biblia na kung hindi po tayo nagbibigay ng tithes and offering, ninanakawan daw po natin ng Diyos. Amen po ba? Sapagkat na ang nais ng Diyos ay siya daw po ang ating ipagmalaki. Hindi daw po yung ating lakas, yung ating kayamanan. Amen. So, mga kapatid, magpatuloy po tayo sa ating mga ginagawa, sa ating pagbibigay dito po sa Iglesia ng Diyos, dito sa Kanyang gawain. Sa pamamagitan po ng ating pagsuporta at patuloy na pagbibigay, maihahayag po natin ng mas mabilis ang salita ng Diyos. At maisisigaw natin sa buong mundo kung sino ang totoo at tunay na Diyos. Amen po? Amen po ba? At alam na alam po natin na sa ating pagbibigay ng tithes and offering, dito po tayo pinapagpala ng Diyos. Dito tayo patuloy na binibiyayaan ng maraming biyaya ng Panginoon Diyos. Tama po ba? Amen po ba? Ano ang sabi? Huwag ipagmalaki ng malakas ang lakas niya, taglay. Huwag ipagmalaki ng mariwasa ang kanyang kayamanan. So, ang dapat nating ipagmalaki ang ating pagkakilala sa ating Diyos, sino po ba ang ating Diyos na dapat ipagmalaki? Di po ba ang ating Diyos na nalumalang sa ating lahat? Amen po ba? Karapat dapat po ba dating ipagmalaki ang ating Diyos? Amen. At dapat po, alayan po natin siya ng papuri at pasasalamat, karangalan, sa pamamagitan po ng ating mga ikapo at handog. At sinasabi po ng Biblia, sa tuwing tayo ay sasamba sa ating Panginoon, ay daladala natin ang ating hain, ang ating handog, ang ating tithes and offering, pledges, first fruits, at mga sacrificial giving. Mga kapatid, patuloy po tayong magbigay sapagkat kailangan po ng ating iglesia ang patuloy ng ating pagsuporta. Tuloy-tuloy po ang mga pangangailangan ng ating church. Amen po. At sa mga kapatid na bago, wala pong inaasahan ang iglesyang ito kung hindi ang Diyos lamang. At sa pamamagitan ng bawat kapatiran na nagkakaisa ng puso at isip, na nagbibigay ng tithes and offering, nakakarating po ang mga aral at tunay na aral ng iglesyang ito saan man sa mundo. Amen? May radio, may TV ministry, at nakakarating po ang salita ng Diyos. Ang ito ang sabi ng Panginoon saan mang lugar sa ibang bansa. Kaya mga kapatid, tayo po ay magbigay ng the best para sa Lord bilang pagpapahayag ng ating pagmamahal at pagdakila sa Kanyang mataas na pangalan. Magbigay po tayo. Don't you wanna be a part of the kingdom?
on, everybody. Don't you wanna be a part of the kingdom? Don't you wanna be a part of the kingdom? Don't you wanna be a part of the kingdom? Come on, everybody. So much love in the kingdom.